So, welcome guys sa Bayan Trading Channel. Bali, review mo tayo ng crypto. So, medyo matagal ako hindi naka-review ng crypto guys. Pasensya na. Pero ito, start na ulit tayo. By the way guys, I'm using a Snapix trading platform. So, this is a contact trading platform mainly cater for traders. Okay? So, ba't ba nasabi yun? Kasi, walang spot dito. Okay? Lahat ng trades dito start with leverage of 10 minimum. Until leverage of 100. So, para sa akin, mainly cater talaga sa mga traders kasi kung spot ang hinahanap mo, so, might as well humanap ka na lang ng ibang platform. Okay? So, kasi nga, ang hinahanap mo is investing. So, ito kasi may leverage yun natin. Okay? O, kung kaya mong i-handle yung ganung leverage, then okay lang. Okay? So, ito para sa mga traders talaga na gustong mag-take advantage sa mga spikes, sa mga sudden spikes ng mga cryptocurrency. Okay? And guys, by the way, kung yung iba siguro, baka bago pa lang sa pandinig nyo, yung itong platform na to, so I'm using this 4 months na rin. And sa in terms of withdrawal, kasi yun talaga yung pinaka-basic concern ng karamihan. Okay? So, ayun yung pinaka-real talk. Ayun talaga yung pinaka-basic. Kailangan talaga malaman ng iba. So, as for me, ang ginagamit kong mode of withdrawal is on coins.ph. So, kasi meron akong coins.ph. So, wini-withdraw ko siya doon. Mas madaling mag-withdraw after mga 10 minutes lang. Okay, by the way of BTC lang ha. I-withdraw mo siya. So, in 10 minutes, nandun agad siya sa account mo sa sa coins. And the same time, pwede mo siyang in-cash. Okay, using Mlulier or whatever mode of money transfer na gusto mong gamitin. Okay, so hinalize ko lang yun kasi baka mga iba nagtatanong kasi pwedeng sa withdrawal. Okay? So, Snapix, ang pinakagusto ko dito, gusto ko rin yung highlights, is yung snap points nila. So, meron silang snap points na tinatawag. So, ito pakita natin. Ito, sa mga newcomers, we're giving 100 USDT. Okay? Yun nga, leverage of 100, no fee. So, ano yan, napaka magandang advantage niya, lalo pag ano ka, pag high frequency trader ka, yung meaning scalper ka talaga kasi mapapakinabang ang snap points. So, yung snap points, yung tulad niya, I have already 5,008. Actually, ito snap points ko lagi kong ginagamit yun eh. So, pwede mo siyang i-convert 100 USDT, mas makaip mo ka na ng 110,000 snaps. Okay, so marami naman dyan na pwede mong gamitin. Okay, so pwede ko mag-earn ng snap points na napakadali lang. So, pwede ka mag-ano, yung general task, upon signing up, verification, link email, may telegram sila, tapos daily nagbibigay sila ng snap points, so 100 per week. Free yan. Okay, so for me, ginagamit ko siya sa trading fee. Okay, kasi hindi ko na hinihintay na mag-abot siya ng 10K, so just in case na umabot, ipapalit ko na lang siya ng 100 USDT. Okay? So much for that. Review na tayo. Okay, start tayo sa US BTC syempre. Ito guys, pwede mo siyang kung gusto mong ganito lang, kung gusto mong makita yung mga tutorial sa kanya, so sa playlist dito, sa the same playlist, okay, nandun lahat ng tutorial from basic to charting, paano gamitin yung chart, paano mag-deposit, paano mag-withdraw, which is ang ina-advise ko nga. Okay lang sa advice yung coins.ph. Okay, kung meron pa yung better way of withdrawal, so paki-comment na lang sa baba para may endorse din natin sa iba. Okay, so start na tayo. So yan, BTC. Okay, normally, ang ginagamit ko is 1 day, 4 hours to H1, pero para sa median, so 4 hours na lang gagamitin ko rito. Ayan, medyo nawala siya. Check natin kung ano nangyari. Wait lang guys. So, H4 ang gagamitin natin. Ayan. So, ano natin? Full screen. So, hindi ako magamit ng indicator kasi merong automatic indicator siya lumalabas. Okay. By the way guys, ang spot price ni Snapix is very low din. Yung slippage is very low. So, napaka ano, para sa akin na ideal talaga siya for traders. So, BTC. Last time sa channel namin, meron kasi akong Telegram group, pero aside from that, meron akong Signal group, okay? So, doon ko pinoprovide lahat ng Signal, lahat yun in detail. So, from entry, exit, TP, lahat nakalagay yun doon.
Okay, so kung gusto mo mag-join, napakasimple lang. Mag-register ka sa link sa baba, mag-join ka sa Telegram group, tapos mag-message ka lang doon, or may message kita directly once na pumasok ka. Wala namang requirements, yun lang, mag-register ka lang using my link. And then we're giving, by the way guys, isikin ko lang, we're giving 40 USDT. Pag nag-deposit ka ng 100, and you make your first trade. So, 40% rebate ang binibigay namin, deposit bonus. Okay, so, ito sa CBTC, so ang bias ko dito actually, simula nung lumaglag ko ng 9,500, ano na ako dyan, bearish na talaga ako dyan. So, may mga, meron ako sa group ko, may mga signal ako doon na quick trade bounce. Okay, pero ano naman yun, bali lahat yun ng levels na ginagawa ko is with a minimal risk din. Okay, syempre yung pagdating sa risk control, nasa trader yun, pero ang ginagamit ko is ATR para reasonable yung cut na bibigay ko sa mga naka-join sa channel. Okay, so as for BTC, para sa akin na downtrend pa rin yan, okay, napaka bearish pa rin ako dyan. As long as hindi siya tumatapak ng 9,500. So for me, hindi pa rin siya ganun ka ano, hindi pa rin siya ganun ka bearish, aka bullish, okay? So ang potential entry dito para sa akin in short, okay, is na around 9,200, 9,300 something. So ayang zone na 'yan, and maging entry level ko, tapos lalagyan mo lang stops. Syempre above ano dapat, above structure. So, napaka-ano ko niya, napaka-particular ko sa mga stops na ganyan. Then, ang pinaka-tipi mo, you can go sa 2 for this one. Kasi, kung papansinin mo naman to guys, yung risk-reward ratio of 2, napaka-reasonable na nun eh. Diba? Kaysa naman, maghangat ka ng mga risk-reward ratio of 5, which is okay naman kasi kung na-short mo yan, then ang max para sa akin is around ito. So, malaki yung chances na risk-reward ratio of 4, okay lang din. Pero syempre, maging realistic tayo sa mga trades natin kasi ang crypto, lalo sa nagsisimula, napakabilis magbago ng ano niyan. Napakabilis magbago ng trajectory, ng movement niyan. So, lock in those profits kung maka-profit ka or adjust your stop loss. Okay? So, ito yung pinaka-short play ko kay BTC. Okay, ngayon naman kung gusto yung gawa ng quick long play naman, which is hindi ito yung main bias ko, pero syempre as a scalper, okay, hindi naman mainly hindi naman ako nagbe-base sa current trend, kung scalp lang ang gagawin kong trade. Okay? So price movement ang talagang pinagbabasehan dito. Means regardless kung ang trend is uptrend or downtrend, ang tinitrade mo lang is yung current range niya. Especially kung minute time frame lang. Okay, so quick long play. Quick bounce. Ito yung same na binigay ko sa ano namin kanina, kahapon. Sa trading signal. So around 9,000 pa rin ang bounce ko rito. Okay, gawin mo na magandang cut. Although yung binibigay ko kasi na signal is much constructive. Tsaka I trade those signals din personally. Okay, so kung maglo-loss yun, then maglo-loss din tayo. So, ganun lang. So much for BTC. Yan lang. Long play ko sa kanya. Ada. Ito si Cardano. Nakapag-quick trade tayo rito. Kasi nga, yan, solid talaga yung inangat niya ito. Talagang, hindi naman pigilan. So, sinort ko ito ng mabilisan lang. Yun nga lang. Hindi ko na siya na-hold, pero good pa rin kasi kung hinold ko ito, kita niya naman nangyari. Okay. So, overall trend, kung swing lang pag-uusapan dito, syempre, ang bias natin dito is buy. Kasi breakout yan, solid na breakout yan. Yun nga lang, kailangan nating gawan ng magandang conviction and magandang trade plan to identify those levels. H4 time frame to guys. So, hindi to mainly... Kasi kung scalp lang gagawin mo, 15 minute, 1 hour, H1, 15 minute to 5 minute ang mga triggers mo. Pero kung swing, I trade with the trend. Okay, kung scalp lang yan, pwede na yan, pwede mo scalping yan. Itong area na to. Okay? So, ang long position ko dito, yung retest ng area na to, syempre, kumakita ng solid na pullback kasi hindi ako gumamit ng indicators talaga.
So gusto ko yung mga pullback ng mga pairs. Kasi yung iba pag gumagamit silang MA, so meron silang conviction na gado, meron silang triggers na pwede magbigay sa kanila ng signal na okay, pullback na yan. Pero ako, so lang yung price pullback tulad ng mga ganito. Tapos saka ako siya ilolong position. Kasi added conviction yun. Kung halimbawa mag-pullback yan, stage 4 time frame, mag-hold yan, then it means may humahawak yung price. Okay, so sa long play, ito yung inabangan ko sa kanya. Okay, syempre yung cut ko is below the structure. Okay, then yung pinaka-tipi natin is kahit R2 lang, pwede na yan. Okay, hindi na tayo maghahangad ng medyo mataas kasi ayaw nating mabalikan ang price natin. Okay? So, ayan yung take ko kay Ada. Okay, XRP. XRP. Ito naman si XRP. Kung gusto nyo panoorin yung mga previous na review ko sa kanya, kung, kasi short talaga ang bias ko rito eh, kay XRP. Hanggat hindi siya nabalik sa 0.21 level, kung mapansin nyo naman, nakaplat pa yung mga old na ano ko, yung mga old ano ko sa kanya. Old trading plans. So yan. Ito talaga. Kung mapansin nyo, dyan talaga siya nagkakaroon ng rejection eh. So as long as hindi siya nabalik ng 0.21, para sa akin bearish pa rin to. Although sa mga long-term holders or sa mga investor nito, syempre iba yung bias nila. So good to buy yung area na yan, 0.17. Pero syempre as a trader, kung talagang gusto mo lang ng mga quick trade like 1 or 2 days, short position. Okay, short position tayo dyan. Pero kung yun nga, kung gusto mo ng mga invest, kasi good to kasi ito si XRP, isa to sa mga ano, sa mga major pairs o sa major crypto like BTC, then ETH, isa to sa mga may mga malalaking market cap. Okay, so yan, ito yung magiging short shorting area ko kay XRP. So yan, napakasimple naman, gawa lang kayo ng trading plan, pero kung gusto niyo na yung bibigay na sa inyo full details, so mag-join lang kayo sa sa trading signal ko. So no hassle 'yon. Lahat 'yung ibibigay ko from entry, exit, TP1, TP2, andun na lahat. Okay, pero kung gusto niyo ding mag kasi kung nagte-trading kayo, added conviction din 'yun sa inyo, 'yung mga trading signal. Pero kung gusto niyo na own analysis, okay lang din naman. Okay, so ito 'yung magiging short play ko kay XRP. Okay? Kasi para sa akin may potential na mag-bounce na 'yan sa area na 'to. Since gumawa na siya ng higher low. Okay? So hindi niya pa natitest to, which is potentially kasi para sa akin dapat ititest niya pa yan. Kaso hindi na eh. Gumawa na siya ng higher low. So kung sakali mag-retest siya dito, mag-test ng area, pwede yung bumaba agad. Okay, so check natin. Pwede agad bumaba agad yung pababa. Okay, so yan ang magiging ano ko sa kanya, pinakamagiging short play ko kay XRP. Okay, pero kung investor ka again, good to buy yan. As long as below yan ng 0.020, para sa akin, good to accumulate. Okay, in the long-term perspective, syempre. Okay, ba naman tayo nagpatay ng mga pairs. Okay, ETH. So, si ETH naman, ito, sinort ko rin to eh. Si ETH. Pero, nag-break even trade lang ako dito kasi hindi na siya gumalaw. So, tingin ko mayroong upside momentum pa 'to na ipapakita. Although hindi ako ganun ka-convinced sa movement niya paangat kasi yung ibang pair kasi overextended na, or ibang pair parang nagkakaroon ng mga liquidity grabs. So, napaka particular ko sa mga ganung movement. Okay, so tulad niyan, sa H4, although maangat naman siya, para sa akin kasi, form to ng trend continuation lang on the downside. So, kung magpo-fulfill to na bearish flag, so mas malaki-laking downside ang mangyayari dito. Ang ganda ng ginawa nitong rejection sa area na to. Ito. Ito talaga eh. So, makapal yung resistance dyan. Actually, ang ganda yung resistance dyan eh. So, kung
kung mainly price action ng ano mo, ang trading mo, then particular ka sa mga candle close, mga candlestick, ito mga ganito, sigurado yung pasok ko dyan eh. Short position eh. Okay, so currently, ito yung ginagalawan niya. Nag-hover siya sa trend line, which is okay naman. Kaso makikita nyo, nag-i-steep na to. Okay? Nag-i-steep na yan. So, depende sa inyo kung paano yung shape of lot. Pero para sa akin, potentially baka mag-retest pa yan dito or pag hindi na, good to position na rin to. So, ano bang pattern na nakita natin dito? HNS. Okay, so ito yung shoulder, then head, then shoulder again. Okay? Since yan talaga yung pinaka-ano ko, pattern trader kasi ako. So, break ng trend line. Or kung aggressive kayo mag-entry, good to entry na yung area na yan. Then, gawa natin ng play, syempre. Although matagal-tagal tayo hindi nag-review, so bigyan natin ng magandang play si XR, si ETH. So, kung gusto nyo mag-join kayo sa channel, message nyo lang yung, mag-registered lang kayo sa baba, mag-join kayo sa group, mag-message kayo sa group. Then, para may add ko kayo. Okay, so, yan. Ito yung pinaka-play ko sa kanya, kay XRP, kaya ETH. So, yun lang guys, sana may nakuha kayo. Again, SnapX, napaka user-friendly na platform, madali siyang gamitin. Kung pansin nyo naman, diba, para lang kayo nasa TradingView or sa naglalaro ng stock, para lang kayo nasa Investagrams. Okay, so, yun lang guys, thank you and God bless.